Sniker for the Joe Head, 7 naman for the Atlas OP. Para sa isang Ling and Rook, Himaru para sa isang Cyclops. Pero nako, mukhang mainit-init agad ang laban doon sa may top lane. Pero nako, Kuya Sus, doon sa may middle lane natin ah. Lahat ng lane ngayon, may ginagawa yung both teams natin. Easy, ang init ng pinapakita ng dalawang team, ayaw magpatalo. Exactly, lahat merong mission sa early stage ng game. Mm-hmm. Look at this, Impunity KH nakapag-steal parang buff, pero ang lalabanan, Greed try to dash out, pero yung nga lang si Seven na abulin siya. Greed patay with the first blood has been taken by Kuya OP. Tuloy pa din ang boxing. Naku po, si JP dito doing some damage against the heroes of Impunity KH. Naku po, who to defend or who to catch up, pero Nabul. Si OP, naku po, hindi naman din ganun ka OP, nakataas lang, and the 1-0 lead in favor of Impunity KH din kaagad. Mm-hmm. Though aggressive ang pinapakita ng Aura PH, pero nakuha pa rin ang first blood dito sa Impunity KH. So, tinanad ko, naka-level 4 na nga ba si ating YSSO? Naka-level 4 na agad. Mm-hmm. So, maganda itong nangyayari ito kasi pwede kasi silang mag-start ng clash sa pagkaganitong setup. Exactly. So, this time, medyo mahirap, napatay din si Kufra kasi so far parang lahat ata ng Team Philippines ngayon nagiging defensive playstyle against the opponents dito sa Mighty International Championship. Kanina napanood natin Onyx tsaka anong team nga ba yan, Geek Farm Indonesia, napaka-aggressive. Mm-hmm. Ngayon this time Impunity KH against Aura PH, ang aggressive din ng Impunity KH, no? So ayaw nila, hindi sila mahilig mag-farm muna or magbigay ng space sa kalaban kundi gusto nila bakbakan kagad with their stock power. Kung ano lang ang kayang ibitaw, yun lang din ang binibigay ng mga other countries meta. Mm-hmm. Pero silip tayo dito sa middle lane, nagbigay lang naman din ng zone. Mm-hmm. Si Kuya 7 natin doon. Mm-hmm. So for the 2 minutes, medyo safe play pa muna sa dalawang both teams natin. Pero gaya nga ng laging sinasabi natin or naririnig natin kina Kuya Irv na when it comes to the tank, medyo lumalamang ngayon na yung ating Atlas pick. Exactly. Compare kasi sa isang Kufra. So tingnan pa rin natin yung pwedeng gawin. Again, tama. And for this is the first turtle of our game. Cryo Turtle, kukunin at sisimulan na ng Aura PH, pero I think mare-reset pa nga at hindi pa rin talaga kakayanin ang pagdomina ng Aura PH so far. So timing is everything muna for Impunity. Yes. KH dito, relax lang, kaya naman pala ganyan later on in the life. Pero look at this Kufra, na upon nice set na coming from Rapricia, pero yung turtle has been secured ba lang kagad by Ling. Laban pa din ako si Atlas, nag-setup pa din pero hindi makakapatay. Other than that, si Team Philippines nakakuha ng unang casualty, pero double kill kagad din para kay JP. What? Na po, make it a triple for this YSS. Meron pang 4 at 5 dito na pares, walang buhay, pero lumaban si OP na ipagkalmutan lang ako po. Aray, last one hit, kaboom! Nako, baka ma-wipe out pa, pero dun, hindi kaayanin. 4 kagad ang patay ng on the side of Impunity KH. Good trade, or good start. Mm-hmm. For this Aura PH, pag nagiinit yung tambucho, talagang nakakapaso ang Aura PH. Ito yung sinasabing, ito na sinasabi natin, Kuya Jesus. Papatunayan ng Aura PH na kami pa rin ang pwedeng manalo dito. Pero silip tayo dito sa may bottom lane na boom. Mers, kiluwash din na natin kung sino nga bang mapapatay. Naku po, kiluwash, makakatakas nga ba? Whoop. Naku, pinapasok pa rin ni boom. Goods lang mga kaibigan. By the way, sa mga nanonood dyan, we do have a free skin giveaway. So, tune in kayo sa ating live feed video mismo. Check nyo yung pinned comment doon sa live video natin. And follow some instructions, shoot to go na kayo nun. Make sure na sharer, may sharer badge kayo ha. Or shinare nyo yung itong stream natin, ito yung timeline publicly. Para pag tinignan namin yung profile nyo, nakita namin na shinare nyo. Pag nabunot kayo, edi panalo kayo. Pero pag di sharer, reroll tayo, okay? So, heto na. Yes. Mga kaibigan, sa top lane, simple lang ang pagbawi ng Aura PH, no? Napansin nyo naman, isang clash lang kailangan nila, and then binaliktad kagad nila yung laban ng laban nila against Impunity KH. Ganito, maglaro ang Team Aura, no? Kapaso talaga. Kapag, nasa sa amin na yung momentum, eh. Oo. Idediretso na namin to. Ang kinagandahan pa dito, hindi na nabigyan ng pagkakataon
yung Ling na makapagpa-item knowing na ganito na yung KDA ng isang YSS natin. Tira mo naman, Kuya Zeus. Mm-hmm. Mukhang na-steal pa ata yung buff para kay Ling. Yun, tama. Diyan, binag-stepan na rin ng kaga dito si Seven. Ginawa mm-hmm. ng 6 or 9 pero or 8 pero lalaban pa. Eto na si Boom together with Geiger. Naku po, for this joy, unstoppable force pero hindi rin, bra. Mas unstoppable dito si Kuya JP talaga. Lalaban pa si Boom. Dito na lang din. Wala nang buhay with that flicker out for these stamps. Naku po, takas na dito ang isang crocodile pero buhay. For that 2-4 nothing ang nangyari sa clash na yun. Hindi na nakakapitas pa ang Impunity. For 6 minutes, game time 7-4 ang ating score. When it comes to kills, when it comes to objectives, kuhang-kuha dito ng Aura PH. Ano pang kinagandahan ng ginagawa ng isang kill, VJ? Right then and then, akala ko magsisegue lang siya. Well, yun kasi yung isa sa ginagawa talaga ng Masha. Pero sa clash, makikita at makikita mo siya na laging sumasama. Kumbaga sa rotation, 5-man talaga. 5-man rotation. But then again, doon sa setup na yon, objective skills, pasok lahat. Nako, tama ka dyan. And for the top kill doon si Kiluwash, I think nagka-problema lang yung kanyang flicker. Hindi gumana din masyado. Paside siya nag-flicker out. Pero 6 minute game time, 7-5 ang ating score. Look at the objectives na nabasag dito ng Aura PH. Gusto pa ngang umisa po. Ayaw dumipensa ng Impunity, mga kaibigan. My friend, pwede pang tumower lock. Diyos ko minyo, ginawa ko. Pero maaabutan niya. Yari yata, mayayata. But there's a dash out for the members of Impunity KH. Na, tinakot nila yung ano dun ha. Aura PH. Sinakot ng Aura yung ano doon na yung Impunity doon na wait, pagkaya nyo dumipensa, rektahin namin tong tier 3 tower. At yun, napareak ang Impunity. Napilitan tuloy sila bumakap sa bottom lane ng hindi handa. Mm-hmm, pero nako doon sa may top lane, Niker, hinahabol pa rin ni Kiluwash. O tingnan natin, nako mukhang nag-akoy. Teka Kuya Sus, ha, nag-lag ang aking Discord. Pasensya na. wait lang. Ayun, okay. Ayun, napatay si Kuya Kiluwash natin doon. Pasensya na ako, medyo naglalag. Mm-hmm. Ito na. Nako po. Hello, Kuya Sus, okay. Okay ba? Okay lang nga, dito naman din ako. So, 7 minutes and 45 seconds onto our game time. 9-5 ang ating score. For 5K gold din naman ang merito for Aura PH. Tingnan nyo naman. Eh, talagang ayaw na nilang palabasin ngayon ang heroes dito ng Impunity KH. Itong maganda dito eh. Talagang lumiliit yung chance. Oops! Naku po! Grabe naman din. Ultimo si Grid. Talagang kayang-kayang pumatay. At mag-zone ng members ng Impunity KH. So, ngayon, third turtle pa lang tayo pero ayun na rin naman palabasin ng Aura PH. By the time of 10 minutes may Lord na to. Pwede nang kunin ang Aura PH yun para makakuha na agad silang tier 3 tower pushes dito if ever. Pero makikita natin ah, sabi natin kanina when it comes to the tank, alam natin gaano kalamang yung Atlas pagdating sa tapatan ng isa't isa. Pero nangyari kasi napu-pull off ng maayos ni Kufran how he set. Mm-hmm. At the same time, yung back up or yung rotation ng Aura PH, doon ihihirapan yung Impunity KH. Kasi, ang bilis nakapagpa-item ng isang Kuya JP, knowing na early game lang. Pero teka Kuya, mukhang may nangyayari clash to. Na godlike na para sa isang YSS natin. Mm-hmm. Tama ka dyan, napakasakit ng YSP ka. Ito yung YSS talagang worth it. So talagang na-bring out ng Aura PH yung potential ng isang YSS pick yes. For their side. At ang kinaganda doon, alam nila gamitin yung Yi San Xin dito or going to maximize that one out. Kasi tulad ng sinabi natin din on the previous days, ang daming nag-go YSS pero hindi effective. Ngayon, Aura PH, watch them play YSS. Talagang napakasakit. Grabe din ha. Ultimo si Kagura, biniburst si Ling. Wow, look at that. Item check na tayo. Go ahead. 8.3 compare mo sa 4.9. Naka BOD and endless battle na. Pero nako, legendary na ang isang YSS natin. Bumagsak ang isang Thames. Pwedeng kumuha ng objectives dito sa may top lane. Ayun o naihagis po. Naku po, another one. Kuya lang din sa bilang banda. Pero to, last man standing. Si Cyclops dito. Ang batang sagu-sagu. Pero 5. Wipe out for Impunity KH for the very first time. And ngayon, re-rectay na ng Aura PH. Wala nang intro-intro pa. Tapusin na ang boxing, mga kaibigan. Walang dominion, pero tankihin. And for that game number one, we'll go to Aura PH. No, kaya nga sinabi ni Kuya.